Magandang buhay mga kapatid. Welcome or welcome back sa aking channel. For today's video, ibabahagi ko sa inyo ang 10 halamang gamot na pwedeng makatulong makagamot sa uric acid. So, ano nga ba ang uric acid? Ang uric acid ay isang dumi or toxin sa katawan. Nabubuo ito kapag dinudurog ng katawan ang mga substance na tinatawag na urines. At ito yung excess or dumi na hindi natanggal or naproseso ng kidney na pwedeng maging sanhi ng gout at problema sa uric acid. So, generally, isa sa mga main factor ng sakit or problema sa uric acid ay dahil sa mga kinakain or iniinom na mataas sa purine content. So, generally, ang pinakasolusyon, una, bawasan or mas maganda iwasan ang mga pagkain or inumin na matataas sa purines. Pangalawa, more on liquids or uminom ng marami. So, para ma-flush out ang mga toxins sa katawan. Pangatlo, i-increase ang pagkain ng mayaman sa vitamin C. So, mas maganda kumain ng prutas, gulay, or kung kaya, mas maganda mag-vegetarian. Pang-apat at pinakamahalaga, mag-exercise at mag-healthy lifestyle dahil ang pagiging overweight at obesity ay isa sa pangunahing dahilan ng problema or sakit sa gout at uric acid. Sa ngayon, proceed naman tayo sa mga halamang gamot na pwedeng makabawas or makatulong makagamot sa uric acid naturally. Number 1, calamansi. Sa pag-aaral, ang calamansi ay nakitaan na epektibo na remedy para sa gout at uric acid. So, dahil sa mataas na vitamin C at antioxidants, ito ay nakakatulong para ma-reduce ang inflammation at nakakatulong ito para bumaba or madurog ang uric acid sa dugo at katawan. Ang calamansi ay nakatulong para mailabas or para ma-flush out ang mga toxins sa katawan habang pinapalakas ang immunity para malabanan ang iba't ibang impeksyon. So, paano ba kinukonsume or ginagamit ang calamansi as remedy? Una, gumamit lang ng 15 hanggang 20 na calamansi. Pigain ito at inumin na pure 3 times a day, araw-araw sa loob ng 6 weeks. Number 2, parsley. So, dahil sa diuretic effect ng parsley, ito ay nakakatulong ma-improve ang pag-ihi or napapadalas nito ang pag-ihi at nakakatulong ito para malinis ang kidney at sa pamamagitan ng pag-ihi na ilalabas nito ang uric acid sa katawan at nakakatulong ito para ma-decrease or mabawasan or matanggal ang uric acid sa
dugo at sa katawan. So, ang paggamit ng parsley as remedy, ito ay ginagawang juice or biniblender and then uminom ng parsley juice araw-araw. Three, turmeric or luyang dilaw. So, ang active ingredient ng luyang dilaw na tinatawag na curcumin ay may mataas na anti-inflammatory at antioxidant effect. So, dahil sa malakas na anti-inflammatory ng curcumin, ito ay maihantulad ang epekto sa mga nabibili na anti-inflammatory drugs. At ito yung responsible or nakakatulong makagamot sa mga pananakit ng mga joint or mga pamamaga, pamumula. At nakakatulong din ito para sa blood circulation. Kaya naman ito ay mainam pang remedy sa gout at sa uric acid. At marami din itong iba pang health benefits. Number 4, pansit-pansitan. Ang pansit-pansitan ay mayroong anti-hyperuricemia or anti-uric acid. Mayroon din itong anti-analgesic, anti-inflammatory. At ang pansit-pansitan ay considered safe and effective dahil ang pansit-pansitan ay isa sa 10 halamang gamot na endorsed by DOH or Department of Health. At kilala din ang pansit-pansitan na nagpapababa ng uric acid sa dugo. At nakakatulong din ito makagamot sa mga pananakit ng kasukasuan, mga joint, pamamaga, gout, rheuma. At kilala din ang pansit-pansitan na nakakatulong makagamot sa mga problema sa kidney at UTI or urinary tract infection. At ginagamit din ito pang remedy sa hypertension or sa mataas na dugo. So, paano ba kinukonsume or ginagamit ang pansit-pansitan as remedy? So, kumuha lang ng 2 hanggang 3 tasa na pansit-pansitan kasama ang ugat at pakuluan ito sa 1 litro na tubig at inumin as tsaa. At para sa iba pang health benefits ng pansit-pansitan, ilalagay ko ang link sa description below. Five, bayabas. Ang katas ng bayabas ay malaki ang pakinabang para ma-control or ma-manage ang uric acid sa dugo or nakatulong ito para ma-decrease ang uric acid levels sa dugo. So, paano ba ginagamit or kinukonsume ang bayabas as remedy? Una, pakuluan ito at inumin as tea. Pangalawa, pwede itong ipatuyo at ipowder. So, especially sa mga walang access sa pagtatanim. At para sa iba pang health benefits ng bayabas, ilalagay ko ang link sa description below. Number 6, malunggay. So, ang malunggay ay isang mabisang remedy para magamot ang uric acid naturally. Dahil ang malunggay ay mayroong active compound na tinatawag na
flavonoids at alkaloid. So ito yung dahilan para maiwasan ang pamumuo or paninigas ng uric acid or pag-crystallize. At ang malunggay ay mataas din sa anti-inflammatory. So magsisilbi din ito as natural pain reliever. So paano ba kinukonsyum or ginagamit ang malunggay as remedy? So gumamit lang ng fresh leaves ng malunggay, haluan ng tubig at i-blender, at pwede rin siyang haluan ng saging, lemon or calamansi, at pwede rin itong ipatuyo at i-powder. So especially sa mga walang tanim ng malunggay. Number 7, bawang. So ang bawang ay isa rin sa ginagamit as remedy sa uric acid at gout. At nakakatulong din ito sa mga respiratory health. So ang bawang ay nakakatulong para maka-reduce or ma-eliminate ang excess na uric acid sa sistema. At nakakatulong din ito para ma-reduce ang inflammation sa mga joint or sa katawan. So dikdikin ang bawang at ibabad sa tubig at inumin ang pinagbabaran as tea. At maaari ding gumamit ng garlic powder. Number 8, guyabano. So, ang guyabano ay kilala na ginagamit pang remedy para sa uric acid. So, ang ginagawa dito ay pwede siyang ihalo sa bayabas, panglad, at pwede rin sa malunggay, at pakuluan ito at inumin ang katas. At para naman sa mga walang tanim or walang access sa guyabano, pwede tayong gumamit ng guyabano powder. At meron na ring mga nabibili na guyabano powder sa market. Pero paalala lang mga friends, ang paggamit ng powder or guyabano powder ay pwedeng bumaba ang potency. So, pwede siyang bumaba up to 30%. Number 9, luya. So, ang luya ay mayroong powerful anti-inflammatory effect. So, ito yung nakatulong maka-reduce ng mga inflammation, mga swelling, pananakit ng kasukasuan, mga pamamanhid ng kamay, paa, tagiliran, baywang. At ang luya ay nakatulong para magpababa ng uric acid levels. At dahil dito, naiiwasan ang gout attack. At ang luya ay isa ding magandang remedy para sa blood circulation. So, paano ba kinukonsume or ginagamit as remedy ang luya? So, dikdikin ang fresh na luya and then pakuluan at inumin as tea. At pwede rin gumamit ng ginger powder at salabat. At pwede itong itimpla sa mainit na tubig. At maaari itong haluan ng kalamansi or lemon. So, number 10, sambong. Ang sambong ay ginagamit as remedy para sa uric acid, gout, rheuma, or sa mga inflammation. At ginagamit din ito as remedy sa mga problema sa kidney, sa UTI, lagnat,
mga respiratory problems, at ginagamit din ito pang remedy sa mga sakit sa balat, at ang sambong ay isa sa considered safe and effective dahil ito ay aprobado ng Department of Health. At para sa iba pang mga halamang gamot at sa mga natural remedies para sa uric acid at para sa mga bawal kainin or inumin, ilalagay ko sa description below or description box. At paalala lang mga kapatid, ang purpose ng video na ito ay pang-informational, sharing personal experience, research, and opinion, at hindi ito pamalit sa ating mga medical experts' advice. So, mas maganda pa rin at mas pinapayo pa rin ang pagpa-konsulta bago tayo mag-self-medicate. So, ayan lang for now. Sana kahit papano ang video na ito ay makatulong sa inyo at ma-inspire kayo magtanim ng mga herbal gulay. At sana marami pa sa atin ang mag-care or mag-participate sa reduce, reuse, and recycle para makatulong tayo sa Mother Earth, ma-reduce ang plastic waste. Sa mga may tanong, request, suggestion o correction, just comment down below. At sa mga interested sa ganitong topic or content, please consider subscribing or follow my Facebook page. Maraming salamat sa panonood and God bless us all.